Tinalikuran ni Miguel ang dati niyang nobya. Ang hindi niya alam ay nagdadalang tao pala ito. Kaya mag-isa na lang pinalaki at tinaguyod ni Juanita ang bata. Pagkatapos ng maraming taon sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli silang pinagtagpo ng tadhana. Makikilala pa kaya ni Miguel ang dating nobya na ngayon binago na ng labis na kahirapan ang anyo nito? Posible pa kaya ang second chance matapos ang mahabang panahon? Tunghayan ang kwento ni Miguel at Juanita. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Malakas ang buhos ng ulan. Tila ba maging ang kalangitan ay nakikidalamhati sa unti-unting pagkadurog ng puso ni Miguel habang pinagmamasdan ng babae sa ibaba. Tahimik lamang itong nakatayo sa labas ng gate nila. Naliligo sa ulan at tila ba wala sa sarili habang nakayuko at taimtim na umiiyak. Gusto niyang puntahan si Juanita upang bigyan man lang ito ng payong. Ngunit alam niya sa sarili niyang papagalitan lang siya ng mga magulang kung pupuntahan niya pa ito. Masakit para kay Miguel ang makita si Juanita na naroon at basang-basa sa ulan. Ano nga bang kailangan niyang gawin upang mapabago man lang ang desisyon ng mga magulang niya? Tingnan mo kung anong ginagawa niya. Sambit ng nanay niya na mas lalo niyang ikinatiim ng bagang. Gawain ba ng matinong babae ang ginagawa niya? Niminsan sa buhay ko, never akong naghabol sa tatay mo tulad ng ginagawa niya ngayon. Magkaiba tayo, Nay. Sagot ni Miguel sa ina na matunog nitong ikinangisi. Mahal ko si Juanita. Sinasabi mo ba na hindi ako minahal ng tatay mo? Hindi na siya kumibo. Kaya naman walang nagawa ang nanay niya kung hindi ang humalakhak. Totoo ngang sinasabi nila, nabubulag ang tao kapag labis na nagmamahal. Sa halip na mahalin mo yung hampas lupang yan, bakit hindi mo nalang mahalin ang sarili mo? Mahirap na nga tayo. Nagmamahal ka pa ng ganyang klase ng babae. E anong maitutulong yan sa pag-aaral mo? Wala. Magmahal ka ng babaeng mapera, hindi ng isang hampas lupang katulad niya. Ngising-ngisi itong lumabas ng kwarto ni Miguel, habang wala namang nagawa ang anak niya kung hindi ang bumuntong hininga at sinarado na lamang ang bintana upang hindi niya na makita ang pagdaramdam ng kawawang dalaga. Bagamat basang-basa sa ulan at nanginginig na rin ang katawan sa sobrang ginaw, nanatili pa rin si Juanita sa pwesto niya. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin sa bintana ng kwarto ni Miguel at halos sumama ang loob nito nang makitang nagsarado na ito ng bintana. Gusto ko makipag-usap sa'yo, kahit na sandali lang. Mahina niyang sabit sa sarili na animong kinakausap ang dating nobyo. Maawa ka sa aming dalawa ng anak mo, Miguel. Muli niyang kinuha ang pregnancy test na ginamit niya kanina at naluluhang pinagmasda ng dalawang pulang linyang naroon. Patawarin mo ako, anak. Muli niyang bulong sa sarili bago siya nagdesisyong tumalikod sa bahay nito at nagdesisyong umuwi na lang. Hindi magawang ipikit ni Miguel ang mga mata nang dahil sa guilt na nararamdaman niya. Paano niya nagagawang tiisin ang babaeng tumutulong sa kanya sa pag-aaral? Paano niya nagawang humilata na lang sa higaan habang naroon sa labas ang nobya at umaasang makausap siya? Paano niya nagawang tiisin ang babaeng handa niyang ipaglaban doon? Dali-daling kinuha ni Miguel ang payong at lumabas ng bahay nang hindi napapansin ng mga magulang. Nang dahil sa labis na pagbuhos ng ulan, hindi na nagaanong maaninag ang paligid. Wala na rin si Juanita sa pwesto niya kanina. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng guilt
sa sarili. Nasaan ka na, Juanita? Miguel! Rinig niyang tawag ng ina. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumalik sa loob at maluwag sa loob na tanggapin ang mga sermon ng nanay niya. Tinanggap niya rin ang suntok na iginawad sa kanya ng tatay niya nang malaman nitong lumabas siya ng bahay upang balikan si Juanita. Mamili ka! Sigaw nito na ikanuyuko niya sa takot. Namamaga ang labi niya nang dahil sa suntok na iginawad nito sa kanya kanina. Kami ng nanay mo? O ang babaeng yan? Nay, tay, tama na po. Pagmamakaawa ni Juanita nang pinalipad ng mga magulang niya palabas ng bahay ang mga gamit nito. Patawarin niyo po ako. Patawarin? Natatawang tanong ng ina niya, kasabay ng pagtulak sa kanya. Tingin mo ba mapapatawad ka namin sa ginawa mo? Pinag-aral ka namin ng maayos, Juanita. Pero anong ginawa mo? Sorry po. Sorry? Natatawa muli nitong tanong bago muling itinapon ang mga damit niya sa putikan. Umalis ka na! At huwag ka nang babalik. Wala ka nang babalik ang pamilya sa pamamahay na ito, Juanita. Wala ka nang ibang ginawa kung hindi ang pahirapan kami ng tatay mo. Puro ka pagpapakasarap. Ni hindi mo man lang maisip yung kinabukasan mo. Alam ni Juanita na hindi niya magagawang buhayin ang anak kung walang suporta sa kanya. Ang buong akala niya ay magagawa siyang tanggapin ang mga magulang ni Miguel. Ngunit mukhang nagkamali siya ng inaakala niya. Ang mga taong inakala niyang tutulong sa pagbubuntis niya ay isa-isa siyang tinaboy. Gaano ba kahirap para sa mga ito ang tanggapin siya at ang batang dinadala niya? Mahirap nga ba para kay Miguel ang ipaglaban siya sa mga magulang nito? Kung hindi siya nito matanggap, edi silang umalis. Magtanan sila. Gaano ba kahirap ang bagay na yun para sa kanya? Wala sa sarili ng tinahakang daan patungo sa terminal ng bus. Bitbit niya ang bayong na naglalaman ng mga damit niyang nahaluan ng putik sa ginawa ng ina. Hindi sapat ang pera niya upang umupa ng kwarto. Ngunit wala siyang ibang magagawa kung hindi ang pagkasyahin ito. Tao po! Pagtawag ni Miguel sa gate ng bakuran ng mga magulang ni Juanita. Aling Masag ka, nandyan po ba kayo? Sino ba yan? Reklamo ni Aling Masagka bago lumabas ng bahay at tiningnan kung sino nga bang nangangahas na umistorbo sa pagsusugal niya. Wala pa akong maipambabayad sa utang ko sa tindahan. Bukas ka na bumalik. Eh, hindi po ako naniningil, tita. Aniya na ikinakunot ng noon ito. Nandito po ako para makausap po si Juanita. Bakit? Sino ka ba? Tanong nito na hindi niya sinagot. Inabot pa muna ng ilang segundo bago nagka-ideya si Aling Masagka sa katauhan ng binatilyong nasa harap ng gate nila. Ah! Ikaw yung inutil na nobyo ng anak ko? Sino yan, Masagka? Tanong ni Mang Juanito bago pasigang naglakad patungo sa direksyon nila na may hawak na itak. Sino ka? Siya yung animal na nobyo ng anak mo. Natatawa, ngunit may bakas ng sarkastiko sa tining ng nanay ni Juanita. Abay, ang kapal din naman ang mukha mong pumunta pa dito ah. Tanong ni Juanito na ikinatikom niya ng bibig. Bakit nandito ka? Bakit hindi ka magtago sa saya ng nanay mo tulad ng ginawa mo kagabi? Eh, hindi po ako nagtago sa kanya. Hindi kami inutil para hindi malaman ng lahat. Sigaw nito bago umamba ng hampas ng itak na ikinatras niya. Ang kapal din naman ang mukha mong magpakita rito pagkatapos mong sirain ang kinabukasan ng anak ko. Bakit ka nandito?
Patatahimikin mo rin ba siya tulad ng ginawang pagpapatahimik ng mga magulang mo sa anak ko? Nandito po ako para makipag-usap po sa anak ninyo. Pwes hanapin mo siya. Hagilapin mo siya sa bawat sulok ng mundo. At balitaan mo na lang kami pag nahanap mo siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na ang anak ko. At hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Sabat ni Aling Masaka na ikinatigil niya. Muling gumisi sa kanya ang matandang babae bago malukip-kip. Ngayon, ikaw naman ang magpakahirap na maghanap sa anak ko. Tulad ng ginawa niya sa'yo noon. Hanapin mo siya. At kapag nahanap mo siya, tawagan mo kami para mapalakpakan ka namin. Wala sa sariling umuwi ng bahay si Miguel. Kahit na paulit-ulit siyang ginugulo ng mga magulang, hindi niya na ito pinag-aksayahan ng oras na sagutin. May ilang linggo na rin siyang nagkulong sa kwarto nang dahil sa labis na kalungkutan sa paglisan ni Juanita. Bagamat malungkot at dismayado sa sarili, sinikap niya na lang na ipagpatuloy ang buhay. Lalo na't may final exam pa siyang kailangang tapusin sa susunod na linggo. Naging mahirap para kay Juanita ang mabuhay ng mag-isa at wala man lang sumusuporta sa kanya. Lumuwas ito ng Maynila upang makalimot sa lahat ng nangyari. Bagamat nakaramdam ng kaunting lungkot at pagkamis sa mga magulang, ay wala siyang nagawa kung hindi ang ilihim na lang na humiling sa Diyos para sa kaligtasan ng mga ito. Itinakwil man siya ng mga magulang niya, never pa rin siyang nakaramdam ng galit para sa mga ito. Normal ang makaramdam ng galit at pagkadismaya dahil sa nangyari sa kanya. Kaya naman hindi niya rin masisisi ang mga magulang dahil ito ang nagpakapagod para lang makapag-aral siya. Ngayong wala nang mga ito at wala na siya sa mga poder ng mga magulang, ito na rin siguro ang tamang panahon para tumayo na siya sa sarili niyang mga paa. Nagtrabaho si Juanita bilang server sa isang maliit na kainan. Kulang ang sinisweldo niya sa maliit na kainan, kaya naman sa tuwing magdi-day off siya, nagtitinda rin siya ng mga dyaryo sa tapat ng palengke ng tundo. Hindi na masyadong mabenta ang mga printed magazines tulad nito. Lalo na ngayong sa website na nagbabrowse lahat ng kabataan. Saad ng babaeng lumapit sa kanya. Bakit kaya hindi mo subukang magbenta rin ng mga candy at sigarilyo? Kulang pa po ako sa puhunan. Nakangiting sagot ni Juanita na marahang tinanguan ng babae. At saka baka hindi ko rin maitakbo ang lahat kung sakali mang magkaroon ng raid dito. Alam mo na, illegal ang pagbebenta ko rito sa gilid ng daan. Buntis ka pa, muling tugon ng babae habang nakatingin sa anim na bunya ng tiyan. Eh, nasan bang ama ng pinagbubuntis mo, ate? Bakit hindi siyang magtrabaho? Bahagyang nangiti si Juanita sa babae. Kahit na may sama ng loob pa rin siya kay Miguel, ay hindi niya pa rin maiwasang mapangiti, lalo na sa tuwing maaalala niya ito at ang pangako nito sa kanya. Nag-aaral sa kolehiyo ang tatay niya. Wow, anong kurso niya? Medisina. Sagot nito bago unti-unting naglaho ang ngiting nakaukit sa labi niya kanina. Ang kaso lang, ayaw sa akin ng mga magulang niya. Kaya naman naghiwalay rin kami. Ouch! Saad nito na ikinatawa niya. Eh bakit hindi kayo nagtanan kung ganun? Hindi siya nakapagsalita dahil maging siya ay hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang pumasok sa isip ni Miguel ang bagay na iyon. Alam mo na ate, mahirap kasi yung ganyan. Muli pang dagdag nito. Nagtatrabaho ka sa ganitong klaseng lugar na delikado para sa'yo. E buntis ka pa naman. Wala ka pang matatakbuhan tulad ng sinabi mo nga kanina. Sana man lang ay alam ng asawa mo na delikado itong ginagawa mo. Alam ba ng asawa mo na narito ka? Umiling siya sa matanda
bago nagbaba ng tingin. Wala po siyang alam at hindi niya rin po alam na buntis ako. Ha? Huh? Ngumiti na lang siya sa naging reaksyon ng matanda at hindi na muling kumibo. May 6 na buwan na rin ang nakalipas simula nang umalis siya sa bayan nila. Ni hindi niya nga rin alam kung hinahanap ba siya ni Miguel. Kaya naman hindi niya napigilang makaramdam ng dismaya at lungkot. Ano nang nangyari sa pangako mo, Miguel? Lalaki! Balita ng community nurse na nagpaanak sa kanya. Nang inilagay sa dibdib niya ang bata, noon lang niya muling naramdaman ang sayang matagal niya ring hindi naramdaman. Hindi niya alam, pero tila ba nawalang tinik sa puso niya habang pinagmamasdan ang anak na lang dalawa ni Miguel. Stephen, bulong niya sa sarili, kasabay ng paghaplos sa ilong ng batang kahawig ng ama nito. Papangalanan kitang Stephen, anak. Binuhay niya ng mag-isa si Stephen, kahit na aminado siyang naging mahirap para sa kanyang lahat. Mas lalo lamang siyang namroblema nang sapilitan silang pinalayas ng anak sa kwartong inuupahan nila nang hindi sila nakapagbayad ng 2 buwang renta. Alam nyo, kayo at ang mga katulad mo ang pumapeste sa negosyo ng mga katulad ko. Sigaw sa kanya ng landlady bago pa sila padabog na pinagsaraduhan ng gate. Walang nagawa si Juanita kung hindi ang magpigil ng luha habang bitbit ang 2 buwan niyang sanggol. Di wala man lang puso ang landlady na pagbigyan pa sila ng 2 buwan upang makabayad sa renta. Sana sila tutuloy niyan. Ngayong wala naman silang kakilala dito sa tondo. Yan na nga bang sinasabi ko? Reklamo ng amo niya habang pinagmamasdan si Juanita na abala sa pagpapadede sa anak. Abay, saan na kayo titira niyan? Wala na kaming space dito sa kantin para patirahin pa kayong 2 ng anak mo. At saka, paano ka makakapag-focus sa trabaho mo kung may bitbit kang bata, Aber? Papatulugin ko na lang po siya bago po ako pumasok sa trabaho. Hoy, babae! Anong tingin mo sa anak mo, panike? Huwag mong asahan na buong araw matutulog yan. Sambit nito na ikinayuko niya sa kahihiyan. At saka mahirap pumasok sa trabaho kung may anak ka. Pinagbigyan na nga lang kita nung nakaraang linggo. Huwag mo naman akong sagarin, Juanita. Pasensya na po talaga, auntie. Tanggal ka na. Sambit nito na mabilis niyang ikinalingon sa gulat. Pasensya na pero kailangan ko ng medyo dalaga at wala pang responsibilidad sa buhay. Pero auntie, paano na po kami ng anak ko? Abay, problema ko ba yun, Juanita? Tanong nito na marahan niyang ikinayoko. Hindi ka rin naman makakapagtrabaho ng maayos kung may bitbit kang sanggol sa trabaho. Baka nga maistorbo mo pa ang mga customer ko sa iyak ng batang yan. Pasensya ka na, Juanita, pero nagpapakatotoo lang ako rito. At saka kagagaling mo lang sa panganganak. Ano na lang ang mangyayari sa'yo kung magtatrabaho ka na naman? Isipin mo naman ang sarili mo kahit ngayon lang, Juanita. Ito lang pong pinagkakakitaan ko, auntie. Parang awa niyo naman po. Huwag niyo po akong sisantehin. Pakiusap niya na inilingan na lang nito ng dismaya. Kung gusto niyo po, luluhod po ako sa harapan niyo. Para lang awa niyo na po, auntie. Ito lang po talagang bumubuhay sa amin ang anak ko. Pasensya ka na, Juanita. Pero buo na ang desisyon ko. Pinal nitong sagot na ikinatahimik niya na lang. Mamayang gabi, balikan mo na lang ang sahod mo rito. Bili nito bago siya nito tinalikuran. Walang nagawa si Juanita kung hindi ang malungkot na tinignan ng anak. Mas lalo lamang siyang nahiya sa mga dati niyang kasamahan nang pumalahaw sa iyak ang bata.
Yan ang napapala ng mga maagang nagpapabuntis. Rinig niyang bulong sa mga customers bago nagtawanan ang grupo nito sa malayo. Bago pa man maiskandalo, ay nagdesisyon na lang siyang umalis sa lugar na iyon, bit-bit ang mga gamit niya at ang iilang lampin ng anak niya. Pasensya ka na po talaga, sister. Paumanhin ni Juanita, sabay abot ng 8 taong gulang niyang anak sa madreng nakausap niya. Sa inyo ko lang po maipagkakatiwala ang anak ko. Walang problema, Juanita. Basta katulad ng dati, ha? Balikan mo na lang siya mamayang gabi. Nakangiti siyang tumango sa madre bago siya nagpa siyang lumakad palayo para pumasok sa trabahong tumanggap sa kanya. Hindi katulad sa kantina dati niyang pinapasukan, mas gumaan ang trabaho niya rito. Mababait din ang mga empleyadong nakakasama niya. Kaya naman aminin niya man o sa hindi, ay halata namang nag-i-enjoy siya sa trabaho. Make sure na nakalock ang lahat bago kayo matulog ni Stephen, ha? Bili ng owner na mabilis niyang tinanguan. Sige, mauna na ako. Sa kabutihang palad, ay pinapayaga naman siya ng owner na dito magpalipas ng gabi kasama ang anak niya, upang kahit na papaano ay may bantay ang negosyo nito. Sa tuwing magbubukas ang store, ay naiiwanan niya naman ang anak sa mga madre sa bayan. Kaya naman kahit na papaano ay nakakapagtrabaho naman siya ng mabuti. Nang dahil sa sipag ni Juanita, ay bahagyang lumago ang business ng boss niya. Kaya naman sa labis na tuwa, ay binigyan siya ng mga ito ng apartment na pwede niyang tirhan kasama ang anak niya. Sa paglipas ng panahon, ay naging maganda naman ang takbo ng pamumuhay nila. Hanggang sa muling bumaliktad ang mundo, at muling naglaho lahat ng pinaghirapan niya. Pasensya na talaga, Juanita. Paumanhin ang boss niya bago nitutuloy ang kinandado ang pinto ng store nila. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin ang business na ito. Naiintindihan ko po, sir. Pagkatapos ng maraming taon niyang paninilbihan sa business nito, tuluyan ang nagsara ang business ng boss niya. May pera naman siyang naipon galing sa pagtatrabaho rito, kaya naman kahit na papaano ay nasisigurado niya namang magagawa pa rin nilang lagpasan ang pagsubok na pagdaraanan nilang dalawa ni Stephen, lalo na ngayong wala na naman siyang trabaho. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko na ipapabayad sa iyong apartment na ibinigay ko. Buli niyang sambit bago nag-abot ng sobre kay Juanita na mabilis siyang tinanggap. Bibigyan din kita ng puhunan mo sa negosyo ang gusto mo. Hangad ko ang para sa kaligayahan yung dalawa ng anak mo, Juanita. Naku, malaking tulong po ito sa aming dalawa. Maraming salamat po, sir. Osha, umuwi ka na. Malalim na rin ang gabi, iha. Baka hinahanap ka na ng anak mo. Naging mahirap para kay Juanita ang makapaghanap ng trabaho, lalo na't hindi naman siya nakapagtapos ng kolehiyo. Ginamit niya rin ang puhunang ibinigay sa kanya ng boss niya upang makapagsimula ng maliit na negosyo sa pagtitinda ng mga sigarilyo sa sidewalk. Kung hindi lang talaga nagsara ang negosyo ng boss niya, ay baka umabot pa siya ng 10 taon sa pagsiservisyo sa mga ito dahil mabuti naman talaga ang mga taong ito. Kaya lang, sadyang mahirap ang buhay para sa kanya at sa anak niya. Kung kailan naman siya nakapag-adjust sa isang bagay, siya namang pagbawi nito sa kanya. Ano nga bang naging kasalanan niya sa dating buhay at bakit ganito na lang siya kung pahirapan ng Diyos Ama? May kumpis ka! Sigaw ng isang tambay sa kanto na naging dahilan kung bakit nagsimulang magtukbuhan ang lahat. Kuhanin niyo lahat ng mga benta niyo, may nangungumpis ka! Parating ng mga tanod! Mabuti na lamang at mga candy at sigarilyo lang ibinibenta niya, hindi tulad ng ibang naroon sa sidewalk. Kaya naman mabilis niya itong dinampot at tumakbo palayo sa lugar na iyon. Habang tumatakbo palayo, ay hindi niya naiwasang lumingon sa kaliwat kanan sa pagmamadali. Kaya naman halos magulantang ang lahat,
lalo na nang makita nila kung paanong nasagasaan at tinakbuhan ng isang motorista si Juanita. Diyos ko! Tumawag kayo ng ambulansya! Pulis ang tawagin niyo! Hala, may na-hit and run! Isa lang yan sa mga huling salita na napakinggan niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Nagising na lamang siya sa isang puting kwarto at halos magulantang napapag-alaman niyang naka-confine siya sa isang ospital. May bendang binti niya at hindi niya rin gaanong magalaw ito. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang pabagsak na nahiga sa kama upang sumuko. Dumating ang doktor at ipiniliwanag sa kanya na kailangan niya ng operasyon para sa paa niyang nabalian ng buto. Dahil sa takot na operahan siya nito, wala siyang nagawa kung hindi ang tumakas sa ospital at umuwi ng bahay. Maging ang gastos nito sa ospital ay tinakasan niya. Kaya naman sa takot na habulin ng otoridad, ay may ilang linggo rin siyang nanatili sa loob ng bahay nila. Ano pong nangyari sa paa niyo, Nay? Tanong ni Stephen nang makita si Juanita na abala sa paglilinis ng sugat na to. May pilay po ba kayo? Wala ito, anak. Nahihirapan niyang sagot bago mapait ng umiti si Juanita sa anak. Nagkamali lang ako ng apa kanina sa hagdan, kaya ako napilay. Hindi niyo po ba dadalhin sa ospital para po mapagamot? Nakaramdam ng lungkot si Juanita, kaya naman mabilis siyang umiling sa anak. Hindi na kailangan, anak. Kaya na ni Nana ito. Hindi na muling natuntun ang taong nakasagasa sa kanya. Kahit na napablotter na rin ito sa barangay, wala rin namang opisyal ang interesado sa kaso niya dahil sa kawalan nito ng pera. Kaya naman sa halip na maghanap ng hustisya, ay nanahimik na lang siya. Ang hustisya ay para lang sa mga taong may kaya sa buhay. Ang mga katulad niyang nasa mababang antas ng pamumuhay, hindi na dapat maghahanap ng hustisya. Ganoon naman talaga umikot ang mundo. Kapag mayaman ka, makapangyarihan ka. Pero kapag mahirap ka, kahit na deserve mo naman ang hustisya, mananahimik ka na lang talaga. Nang dahil sa kawalan ng pera sa pagpapa-opera nito, ay nauwi sa impeksyon ang sugat niya. Hindi na rin siya makapaglakad ng maayos nang dahil sa aksidente. Kaya naman kahit na mahirap sa kanya, ay hindi na siya muling nakabalik sa pagtitinda sa sidewalk. Pilay! Pilay ang nanay mo! Pilay! Paulit-ulit na kutsa ng mga kaklase niya kay Stephen habang tatawa-tawa siya nitong sinusundan sa paglalakad. Pilay ang nanay mo! Baldado ang nanay ni Stephen! Baldado! Baldado ang nanay ni Stephen! Baldado! Pakanta pa nitong dagdag. Hindi na nagawang kimkimi ni Stephen ang galit. At sa halip na palagpasin pa ito sa mga pang-aasar sa nanay, ay mabilis niya na itong sinuntok sa ilong na ikinadugo ng ilong ng kaklase niya. Eh halos mabali ang ilong ng anak ko sa suntok niya! Sigaw ng nanay ng kaklase ni Stephen nang magkita-kita sila sa guidance office. Abay, ang dapat sa'yo ikinukulong! Ang anak mong nagsimula! Aba't sumasagot ka pa, ha? Bastos ka! Nahinto sila sa sigawan nang bumukas ang pinto at iniluwal nito si Juanita na ngayon ay iika-ikang pumasok. Ah, kaya pala! Sambit ng ingratang nanay bago umismid. May pinagmanahan! Ano pong nangyari, ma'am? Tanong ni Juanita sabay lingon sa anak. Abay, ang anak mo! Muntik lang naman baliin ang ilong ng anak ko. Eh walang modo kasi ang anak mo. Sigaw ni Stephen sa kanya, sabay duro sa kaklase. Paulit-ulit niyang iniinsulto ang nanay ko sa pagiging pilay at baldado nito. Sa tingin mo ba matutuwa ka ron? Ah, bakit, hindi ba? Kunot noong tanong ng matandang babae bago suminghal. Totoo namang baldado at pilay ang nanay mo.
Nagsasabi lang naman ng totoo ang anak ko. Walang modo yung anak mo. Anong sinabi mo? Galit nitong tugon na animong nagalit sa sinabi ni Stephen. Bawiin mong sinabi mo sa anak ko. Kung hindi, ipapakulong kita. Eh di pakulong mo. Natigil lamang ang away nila nang muling pumagit na si Juanita at nakipag-ayos. Bandang huli, para lang matapos ang lahat, humingi ng kapatawaran si Juanita sa mag-ina habang nanatili namang tikom ang bibig ng dalawa. Hindi man lang humingi ng tawad kay Juanita at lalong-lalo na kay Stephen. Ang mga ganong klase ng pang-aasar, hindi mo na dapat yun pinapatulan. Muling pangaral ni Juanita habang iika-ikang naglalakad pa uwi ng bahay kasama si Stephen. Binata ka na, Stephen. Huwag mo na sanang pairalin ang galit sa puso mo. Huwag mo na silang patulan. Kung sakali mang tawagin nila akong baldado, walang kwenta, pipilay-pilay. Wala namang kaso sa akin, tawag na lang yun. Nagsasabi lang din naman sila ng totoo. Eh masyado ka kasing mabait na eh. Kaya hinahayaan mo lang sila. Singhal ni Stephen bago nilagpasan ang ina at nagdesisyong magpatiuna na sa paglalakad. Wala namang nagawa si Juanita kung hindi ang bumuntong hininga at sumunod sa anak sa paglalakad kahit na iika-ika. Nagpatuloy lang ang mga pang-aasar na ginawa ng mga kaklase kay Stephen. Kaya naman napadalas rin ang pagpunta nila sa guidance office. Lalo na nang may sinakal siya sa likod ng school nang dahil sa labis na galit. Napapadalas na ang pagpunta mo rito, Stephen. Puna ng guidance counselor na kunot noon niyang ikinaiwas ng tingin. Gusto mo ba talagang mapunta sa Boys Town ang dahil dyan sa ginagawa mo? Titigil lang ako kung titigilan nilang kakatawag sa nanay ko na baldado. Huminga ng malalim ang guidance counselor bago ito sumandal sa upuan. Alam mo, hindi mawawala ang mga manglalait sa mundo, anak. Hindi mo mababago ang takbo ng isip nila. Kaya hahayaan mo na lang, tama ba yun? Reklamo niya na ikinabuntong hininga nito. Mahal na mahal kong nanay ko. Kaya nasasaktan ako sa tuwing maririnig ko silang iniinsulto ang nanay ko. Banggain na nilang lahat. Saktan nila ako. Bubugin nila ako. Wala akong pakialam. Basta't huwag lang nilang gagalawin ang nanay ko. Dahil magkakabanggaan talaga kami. Mahal mo talaga ang nanay mo, no? Ako lang ang meron siya. Sambit niya. Gustuhin ko mang umalis at iwanan siya. Ay hindi ko rin naman magawa dahil mahal ko siya eh. Ako lang ang pinagkukuhanan niya ng lakas. Ako lang din ang karamay niya sa lahat. Kaya hindi mo rin ako masisisi. May dumating sa point na ikinahiya at ipinahiya niya rin si Juanita sa harap ng marami. Kaya naman hindi napigilan ni Juanita ang mapaluha dahil hindi niya lubos na akalaing nagbabago na rin ang pakikitungo ng anak niya sa kanya. Ang kaisa-isang taong naging kakampi niya sa buhay ay tuluyan na rin siyang nilalayuan at ikinakahiya. Nagpapakamatay ka ba? Sigaw ni Juanita kay Stephen nang umuwi itong lasing. Please naman anak, huwag mo nang dagdagan ng problema ko. Aba, kung ayaw mong madagdagan ng problema mo, patayin mo na lang ako. Sigaw nito pabalik bago nagmarcha paalis ng kusina. Ano sinabi mo, Stephen? Iika-ika niyang sinunda ng anak at bago pa man siya makapasok sa loob ng kwarto nito ay padabog na siya nitong pinagsaraduhan ng pinto na ikinagulat niya. Lumabas ka dyan, Stephen! Mag-usap tayo! Umalis ka! Sigaw ni Stephen sa kanya. Tama nga mga kaklase ko. Wala ka talagang kwenta. Baldado ka na nga. Wala ka pang kwenta.
Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko. Nang sa ganun na hindi na ako naghihirap ng ganito kasama mo. Nagkakaganyan ka lang dahil lasing ka, anak. Mahinahon niyang sambit, kasabay ng pagpuna sa luha niyang dumadaloy sa pisngi. Please, anak, mag-usap tayo. Ayaw ka tang kausap. Umalis ka na. Walang nagawa si Juanita kung hindi ang sumandal sa upuan at iyak-iyak na humagulgol sa harap ng pintuan ng kwarto ni Stephen. Nakatulugan na ni Stephen ang pag-iyak sa kama, kaya naman nang bumangon siya kinabukasan at nang lumabas sa kwarto, ay halos magimbal siya sa kanyang nakita. Nakita niyang kanyang nanay na nakahiga sa sahig, nasa harap mismo ng kwarto niya. Nay! Gulat niyang tawag bago lumuhod sa sahig upang ikalong ito sa bisig niya habang patuloy siya sa pag-alog nito. Nay, gumising ka! Nangingitim na ang labi nito at mahina rin ang pintig ng puso niya. Sa takot na mawala ang ina, ay dali-dali niya itong kinalong sa bisig at itinakbo sa ospital. Maraming napatingin sa kanya nang tinakbo niya ang daan patungo sa ospital. Tiniis niya ang pagod at panghihina para lang madala si Juanita sa ospital upang mabigyan ng paunang lunas. Tulungan niyo kami ng nanay ko! Sigaw niya sa mga nurse na binaliwala ang presensya niya. Sabi ko, tulungan niyo kami! Huminahon ka muna, sir. Dinala ng mga nurse si Juanita sa emergency room upang mabigyan ng paunang lunas. Pasado alas 4 ng umaga nang makaramdam si Juanita ng pamimilipit sa sikmura hanggang sa nawalan ito ng malay kanina sa labas mismo ng kwarto ng anak. Habang pinagmamasda ng walang malay na ina na nakahiga sa hospital bed, wala siyang nagawa kung hindi ang pisilin ang mga kamay nito at yumuko sa kinauupuan. Parang awa mo, nanay. Pakiusap niya bago maluhaluhang pinagmasta ng nanay niyang hanggang ngayon ay wala pa rin malay. Parang awa mo, nanay. Gumising ka. Hindi ko pa kayang mawala ka. Paano na lang ako kung iiwan mo ko? Lumabas sa test ni Juanita na may bato raw ito sa abdo at kinakailangan daw itong sumailalim sa operasyon sa lalong madaling panahon. Hindi sapat ang perang inipon nila para sa operasyon ni Juanita, kaya naman hindi pa muna ito magalaw ng mga doktor. Wala sa sariling naglakad si Stephen patungo sa information desk habang hawak ang form na ipinafill up sa kanya kanina. Kayo po ang anak ni Ma'am Juanita? Tanong ng nurse na marahan niyang tinanguan. Bakit hindi niyo po sinusulatan ng form na ibinigay ko sa inyo? Kailangan po ito para maopera na ang nanay mo. Wala po kaming ganyang kalaking pera, ma'am. Mahina niyang tugon na ikinahinga ng malalim ng nurse na kausap niya. Baka po pwede po akong umekstra ng trabaho dito sa ospital para po makaipon sa perang kailangan para sa operasyon niya. Nako, hindi dapat akong kinakausap niyo tungkol dyan. Nakangiti nitong sambit bago siya nito binigyan ng direksyon sa opisina ang kailangan niyang puntahan. Kapag pumayag sila, pwede ka nang mag-start sa trabaho. Sa kabutihang palad ay pinayagan si Stephen na magtrabaho sa ospital bilang utility staff. Kapag kinakailangan ng taong magbubuhat ng mga water gallon, ay naroon siya upang tumulong. Kaya naman agad na na-impress sa kanya ang mga doktor na nakakakita sa sipag at tiyaga niya para sa ina. Isang umaga ay pinalinis sa kanyang opisina ng isang general surgeon ng ospital na yon. Kilalang doktor na yon na isa sa mga pinakamagaling na surgeon. Kaya naman kahit na nag-aalangan ay minabuti na lang si Stephen na gawin ang trabaho niya. Maliban kasi sa nahihiya siya, ay nagbabaka sakali rin siya na baka matulungan din siya ng surgeon na iyon para sa operasyon ng nanay niya. Nasa kalagitnaan na sila ng paglilinis,
nang makita niya ang isang mamahaling bracelet na nasa sulok ng opisina ng doktor. Pumasok rin sa isip niya na kung kukuhanin niya ito at ibibenta sa isang pawn shop, may posibilidad din na baka makabayad na siya sa ospital at maoperahan na rin ang nanay niya. Ang kaso ay pumasok din sa isip niya ang bili ni Juanita na huwag manguha ng hindi niya pagmamayari. Sa huli ay nanalo ang bili ni Juanita. Nang pumasok ang surgeon sa opisina, bahagya pa silang nagulat nang makita ang isa't isa. Anong ginagawa mo rito, iho? Tanong ng doktor na marahan niyang ikinayoko. Ngayon lang kita nakita rito, bago ka ba? Tumango siya bago muling yumuko. Napag-utusan lang po akong maglinis dito sa loob ng opisina ninyo. Kinuha niyang bracelet na nakita niya sa sahig kanina at ibinigay sa doktor. Sa inyo po yata yan, baka po nahulog ninyo. Ngumiti ang doktor nang muli niya makita ang bracelet na yon. Oh, nandito lang pala to. Matagal ko nang hinahanap ang bracelet na ito. Salamat. Pasasalamat niya na nakangiting tinanguan ni Stephen. Mahinang nagpaalam si Stephen sa doktor bago ito lumabas. Hindi pa man niya naihahakbang ang mga paa niya mula sa kinatatayuan, ay mabilis na siyang hinawakan sa balikat ng doktor na kinausap niya. Anong pangalan mo, iho? Stephen po, Doc. Sagot nito na marahang tinanguan ng doktor. Pwede ko bang malaman kung anong ginagawa mo rito sa ospital aside sa paglilinis sa opisina ko? Biro ng doktor bago ito mahinang natawa. Gumiti si Stephen sa doktor at dito niya na ikwento ang tungkol sa pagkaka-ospital ni Juanita at sa kung paano nga ba siyang nakapasok sa ospital na ito. Sa totoo nga lang po, wala po talaga akong pera para mapa-opera ang nanay ko. Umaasa lang po talaga ako na mapa-opera ko siya kung sakali mang mag-i-extra ako dito sa ospital. Huminga ng malalim ang doktor sa kanya at bahagyang tumango. Sige, dahil tapat ka at ibinalik mo ang bracelet na nawaglit ko, tutulungan kita sa operasyon ng nanay mo. Gulat na bumaling ng tingin si Stephen sa kanya at hindi makapaniwalang nagtanong. Talaga po? Aba, mukha ba ako nagsisinungaling? Biro ng doktor. Dahil sa labis na tuwa, ay mabilis siyang niyakap ni Stephen. Bahagya namang natigilan ng doktor sa ginawa niya bago ito nangiti at ginantihan ng yakap ang binatilyong iyon. Nang gabi ring iyon ay ineschedule ang tungkol sa operasyon ni Juanita. Tulad nung nakaraan ay wala pa rin itong malay. Sa tuwing gumigising ito ay wala sa tabi niya si Stephen, kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para sa sarili. Ang hindi alam ni Juanita ay gumagawa na ng sariling paraan si Stephen upang mapag-ipunan lang ang operasyon niya. Nang pumasok ang surgeon sa kwarto ni Juanita, agad na nangunot ang noon nito nang makita niya ang kawawang babae. Wala itong malay. Para sa kanya ay pamilyar ang itsura ng babae. At habang naglalakad siya palapit sa kama nito, mas lalo lamang nanginig ang tuhod niya sa pagkabigla, lalo na nang mamukhaan niya ito. Kahit na naging emosyonal na siya sa pagkakakilala sa dating nobya, pinigilan niya na ang sarili niya upang mag-concentrate sa trabaho at upang matulungan na rin ang dating nobya sa problema at sa pagsubok na kinakaharap nito ngayon. Hindi lubos akalain ni Miguel na may pamilya at anak na si Juanita. May ilang taon niya na rin itong hinahanap. Nang maalala niyang edad na sinabi ni Stephen sa kanya nung minsan na silang magkwentuhan, hindi niya napigilang mapatanong sa sarili. 17 years na ang nakakalipas simula nang huli silang magkita ni Juanita, kung saan ay kaedad din ni Stephen. May posibilidad ba na tama kayang naisip niya?
Operation success. Bulong niya sa sarili bago lumabas ng kwartong yon. Agad na napatayo sa kinauupuan si Stephen nang lumabas si Doc Miguel mula sa operating room. Nanatili naman ang mga mata ni Miguel sa kanya at hindi niya rin maipagkakailang kawangis niyang binata. Anak ko ba si Stephen, Juanita? Bulong niya sa sarili bago malungkot na umiling. Kamusta po ang operation, Doc? Tanong ni Stephen sa doktor. Okay na po ba si nanay? Malungkot na ngumiti sa kanya si Dr. Miguel at marahang tumango na ikinaluha ni Stephen. Tawagin mo ako kapag nagkamalay ang nanay mo, iho. Bilin ni Miguel na marahan niyang tinanguan. Kailangan naming mag-usap. Masusunod po, Doc. Maraming salamat po ulit sa tulong ninyo. Lumapit sa kanya si Dr. Miguel at nakangiting ginulo ang buhok ng binata. Wala namang nagawa si Stephen kung hindi ang umiti sa doktor na tumulong sa nanay niya. Nag-aaral ka ba, iho? Simula po nung na-ospital si nanay, hindi na po ako pumasok sa eskwelahan. Bakit naman? Eh, kailangan ko pong mag-ipon para sa operasyon niya. Ngumiti si Miguel sa kanya at marahang tumango. Eh, ngayong tapos na ang operasyon, magtutuloy ka na ba sa pag-aaral niyan? Opo, sagot ng binata na tinanguan niya. Anong course bang kukunin mo kung sakali man na magkolehiyo ka na? Ang gusto ko po sanang mag-aral ng medisina. Tulad po ninyo ang tatay ko. Nakangiti niyang sagot na agad na ikinakunot ng noon ni Miguel. Tatay? Tumango si Stephen sa kanya. At tatay po, na hindi ko man lang po nakilala. Bakit naman? Hindi ko po alam, Doc. Sagot nito bago nahihiyang umiling. Masabi po ni nanay, wala na daw siyang balita sa tatay ko. Ang sabi niya lang po sa akin ay nag-aaral raw po ng medisina ang tatay ko bago sila nagkahiwalay ni nanay. Alam ni Miguel na siyang tinutukoy ni Stephen, kaya naman hindi niya naiwasang pangiliran ng luha. Bago pa man makita ni Stephen ang pagiging emosyonal niya, ay nagpaalam na siya rito at nagtungo sa opisina upang doon tahimik na magmukmok tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa ni Juanita. Mahal na mahal niya si Juanita, kaya naman hanggang ngayon, kahit na 17 taon na rin ang nakalipas, ay hindi pa rin siya nakakapag-asawa. Alam na mga magulang niya ang dahilan kung bakit wala pa rin balak si Miguel na mag-asawa, kaya naman never nila itong pinilit na magpakasal. Mas lalo lamang nakaramdam ng pagsisisi si Miguel sa nangyari. Kaya naman ngayong nalaman niya na kung nasaan si Juanita at ang anak nilang itinago nito ng halos 17 taon sa kanya, doon na lamang siya nakaramdam ng lakas ng loob na magtanong sa dating nobya. Nang magkamalay ito, ay doon niya na ito tinanong sa harap mismo ni Stephen na anak nila. Oo, anak mo si Stephen. Sagot ni Juanita na hindi niya na ikinagulat. Lumuha si Juanita nang dahil sa halo-halong emosyon na naging dahilan kung bakit niyakap siya ni Stephen at marahang tinapik sa balikat upang patahanin. Alam ko kasi na hindi kami matatanggap ng mga magulang mo, Miguel. Muli niya pang paliwanag na ikinangilid ng luha ni Miguel. Nung gabing pumunta ako sa bahay ninyo para ibalita sa iyong pagbubuntis ko, ni hindi ka man lang lumabas para makipagkita sa akin, Miguel. Hinintay kita. Lumabas ako. Pero wala ka na roon nang bumaba ako. Sagot niya kay Juanita bago siya lumapit sa dalawa at marahan niya itong niyakap na ginantihan ng dalawa nang dahil sa labis na pangungulila. Hindi na ako papayag na mahihiwalay kayo sa akin, Juanita.
hindi ko na kayo iiwan pa. Ipaglalaban ko na kayo mula sa pamilya ko. Katulad ng ipinangako ni Mikel sa mag-ina, ay bumawi siya sa mga ito. Nang matapos maoperahan sa abdo si Juanita, ay sinunod naman ang pilay niya sa paa. Hanggang sa lumipas ang maraming buwan, at tuluyan na nga siyang gumaling at nakapaglakad ng maayos. Katulad ng ipinangako ni Miguel, ay bumawi siya sa mag-ina. Hindi kalaunan, ay inaya niya rin ang kasal si Juanita. Hanggang sa magdesisyon silang tatlo na sa ibang bansa na manirahan at doon ipagpatuloy ang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanila ng kapalaran. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!